ang iba't ibang salik na nakakaapekto sa demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng isang mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ngunit maliban sa presyo, ay may ibang salik na maaaring makaapekto sa kakayahan at kahandaan ng isang mamimili sa kanyang pagkonsumo. Ito ang mga sumusunod. Tara, talakayin natin ang bawat isa. Ang unang salik na maaaring makapagpabago sa demand maliban sa presyo ay ang kita. Ang pagbabago sa kita ng isang mamimili ay maaaring makapagpabago sa demand ng isang produkto. Sa pagtaas ng kita ng isang tao, ay tumataas din ang kanyang kakayahan na bumili ng maraming produkto. Gayun din naman sa pagbaba ng kita, ay kasabay din ang pagbaba ng kanyang kakayahan na bumili ng mga produkto. Normal goods ang tawag sa mga produktong tumataas ang demand kapag tumataas ang kita ng mga mamimili. Inferior goods naman ang tawag sa mga produkto na tumataas ang demand kapag lumiliit ang kita ng mga mamimili. Ang ikalawang salik na maaaring makaapekto sa demand maliban sa presyo ay panlasa. Karaniwan, naaayon sa panlasa ng isang mamimili ang pagpili ng produkto at serbisyo na kanyang bibilhin. Maaaring ito ay batay sa kanyang edad, kasarian, hanap buhay, at iba pa. Ang ikatlong salik na maaaring makaapekto sa demand maliban sa presyo ay ang dami ng mamimili. Maaari ding tumaas ang demand ng isang produkto kapag ito ay nauuso. Ito ay dahilan sa kagustuhan ng isang mamimili na hindi mapag-iwanan sa mga kasalukuyang kaganapan. Ito ang tinatawag na bandwagon effect. Ang ikaapat na salik na maaaring makaapekto sa demand ay ang presyo ng magkaugnay na produkto. Ang demand ng isang produkto ay maaaring tumaas o bumaba kahit hindi nagbabago ang kanyang presyo, ngunit may pagbabago sa presyo ng produkto na kanyang kapalit o kakomplementaryo. Complementary goods ang tawag sa mga produktong sabay na ginagamit. Halimbawa nito ay kape, asukal at creamer. Kapag tumaas ang presyo ng creamer, ay maaaring ito ay hindi nabilhin ng isang mamimili. At dahil hindi na siya bumili ng creamer, ay maaaring hindi na rin siya bumili ng kape at asukal kahit walang naganap na pagbabago sa kanilang presyo. Substitute goods ang tawag naman sa mga produktong maaaring ipalit sa isa't isa. Halimbawa nito ay ang mga inuming cola, juice at iced tea. Kapag bumaba ang presyo ng iced tea o juice, maaaring bumaba ang demand sa cola sapagkat maaaring lumipat ang mga dating bumibili nito sa mas murang juice or iced tea. Ang isa pang maaaring makapagpabago sa demand maliban sa presyo ay ang inaasahan ng mamimili sa hinaharap. Ang inaasahang pagtaas o pagbaba ng presyo ng isang produkto ay maaaring makaapekto sa kanyang demand sa kasalukuyan kahit hindi pa man nagbabago ang kanyang presyo. Halimbawa nito ay kapag ibinalita sa telebisyon o radyo na tataas ang presyo ng gasolina mamayang gabi. Ang mga may-ari ng sasakyan ay maaaring bumili na ngayon ng gasolina upang maiwasan ang pagtaas ng presyo nito. Dahilan upang tumaas ang demand sa produktong petrolyo ngayon kahit hindi pa man nagbabago ang kanyang presyo. Ito ang mga salik na nakakaapekto sa demand maliban sa presyo.